isang dating opisyal ng hukbong sandataan ang nagbigay ng pahayag na ang reputasyon ng Philippine National Police o PNP ay unti-unting nasisira dahil sa mga mismong namumuno sa ahensya. Ayon sa kanya, ang mga leader ng PNP ay may malaking bahagi sa pagkapinsala ng integridad ng institusyon dahil sa kanilang mga aksyon at desisyon na lumalabag sa mga pamantayan ng profesionalismo at etika. Nagsagawa siya ng panawagan para sa agarang reforma at mas mahigpit na pagsisiyasat upang maibalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita. Malaki ang paggamit dyan. Tawala na talaga. O kasi, at ayun, may mga narinig ako na di umano ay nasa loob daw yung dating membro ng KOJC na nagpapanggap na o wow, nagdadamit ng kapal talaga ng mukha. Kaya nga sabi ko na siya na siguro ang pinakaswerteng tao sa balat ng Pilipinas kapag sa oras na ako ang makasalubong niya dahil talagang tinignan ko rin yung mukha niya. Sabi ko one time lang sana na makasalubong kita, no? At talagang napakaswerte mo siguro, jackpot ka na. Ikaw yung pinaka-jackpot. Daig mo pa daig mo pa na tumama sa loto, no? Yun yung sabi-sabi nila diyan. Na kaya nandiyan kaya daw siguro na naglagay ng ganyan. So andiyan daw andiyan daw sa loob dahil may bigla daw ipinasok diyan na tao na hindi ko alam kung sino at anong confirmed. Dapat anong gagawin diyan sa loob na yan. Yan, nako. Well, parang with the caution tape, no, kapartner Jay, para na siyang nagmumukha talagang crime scene. Parang itong katedra, parang kung ano-ano, parang may nangyari diyan na kahina-hinala or what. Kasi di ba always naman kasi na pag may caution tape, parang meron talagang crime scene. Parang yan ang pinoproject nila. Parang soko. Oo, parang ganun. Like, ha? Ano bang ano dyan? Kahina-hinala. Di, mukha naman talagang may crime scene dahil yung mga police tignan mo nakabulagta dun sa harapan ng caution. akala nyo mga bangkay din sila eh. Na mga nakabulagta doon eh. Inaakbang-akbangan nga lang sila nung naglalagay ng caution kanina. Sabi ko sana naman kahit man lang sana konting respeto sa kapwa nyo pulis eh, magbigay man lang sana kayo. Eh habang naglalagay sila ng ganyan kanina, inaakbang-akbangan nila yung mga kasamahan nilang mga tulog. Sabi ko grabe talaga itong mga to. Pati sa kapwa nila. Oo, nagbabastusan. Bagay, nagsusuntukan nga naman yung mga yan. Baka hindi fair yung hatian. Masarap yung magiging tulog nila dyan dahil hindi naman actually damo yan eh, di ba? Walang hamog. Ano yan eh? Artificial grass yan eh. Mm. So parang carpet. So pag natulog ka dyan, hindi ka mababasa eh kasi walang hamog. So ang sarap talaga ng tulog nila dyan. Tsaka ano ha, Sir Jojo and Val, ano na, alam nyo, ito masakit man isipin pero ito talaga yung totoo ngayon, no? Alam nyo, nag-iiba na ho yung klima dito sa KOJC compound. Oh. Amoy, parang amoy damit na matagal ng... hindi na tuyo. Hindi na tuyo at matagal ng nakulog sa cabinet. Nako. So totoo lang. Kaya nagsusuot ng face mask yung mga members diyan tapos pinapatanggal ni Patay. Nako talaga to si Patay. Ewan ko dito kay Patay, no. Alam mo ito yung nakikita ko sa kanila, speaking of Patay, Torre and Marantan. Para silang nagpapasiklaban, no? Para silang mga ayan, katulad niya kanina, pinapanood ko yan, no? Nagbabakla-baklaan pa siya, nagtatanga-tangaan siya. Mukha naman din naman hindi siyang tanga. So hindi niya naman kailangan na din naman yun. Tapos ang bangit ho dito, yung ano, pambabastos niya sa babae, worker, na kung videoan niya, ano yung kabastosan yun eh? Ang isang tao, una-una, kung sa tingin mo pa lang titignan mo ang isang tao simula pa hanggang sa
itaas, baba hanggang paa. Kaya isa ho yan nga kabastusan. Yeah. No, lalo na sa mga kababaihan. Totoo. Eh yung binibidyuhan niya po is babae po yan. Eh siguro baka itong si Lia, ano ba to? Pangalan nito Lito o Lito Patay, eh, baka walang kamag-anak na mga babae to. Walang magulang, no? Kaya siguro ganito lang itong mangbastos, oh. Tingnan niyo. Kulang na lang humalikan niya yung mga worker, eh. Oh. Super close yung pwede proximity. Natin pwede natin ma-play ng buo yung video na may audio para makita ng, play natin. Para makita ng taong bayan kung ano yung pinagagawa nito. Pag maghanap ng tao sa Chuarat. So you know very well po. Hi. Medyo hanig kita ka, ma. Sure. Pwede tanggalin mo rin yung mukha. No, sir. Mukha pala. Yung takip ng mukha. No, sir. Unfair ka na, ma'am. Mas unfair po kayo, sir. Oo. Medyo hanig kita ka, ma'am. Para. Eh, bakit sinis? Distansya lang po, sir. Ay! Ang grabe naman yung mukha ni Ma'am. Si Ma'am. Ba't nakatouch yung mukha? No sir, don't touch me. Eh, don't touch me. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Yung asal ng mga to parang hindi na talaga pulis eh. 'Di ba? Akala mo yung mga na-overdose sa sa ano? Nakubangan din. Correct. Oo, ganyan yung mga karakas ng mga ganun eh. Ano yung mga ganyan na baliw-baliwan, bakla-baklahan. Yung akala mo nakakatawa siya, pero hindi. Pero kung ano, kung gusto mo man lang naasaran na Lito Patay, eh baka mamaya mapikon ka ha. Kasi kami, mas malakas. Yan ang gusto namin eh, yung mga kalaban, malakas mang asar. Mamaya mapikon ka, oo, at sumabog yung ugat mo sa pikon. Ito lang yung masasabi ko dito. Isa po itong buhay na halimbawa si Lito Patay sa mga pulis na hindi talaga kailangan pakitaan ng katiting na respeto. Wala ka talaga kasi makita dahil una-una. Kaya ngayon sinasabi nila na binabastos daw ang pangalan, ang tingin ng mga Pilipino sa mga binabastos daw ang mga kapulisan. No, hindi ano, walang pangbabastos na ginagawa sa inyo ang KOJC. Walang ginagawang kabastusan. At sa totoo si nga, kung bastos yung mga KOJC member, kung sa iba-iba, baka sinampal ka na ng ginagawa mo, Lito Patay, kung bastos sila. No? So nandun pa rin yung pagiging respeto nila at pagiging marespeto nila. No, alam niyo kung sino ang bumabasto, sumisira sa pangalan niyo, sa imahe niyo ng mga kapulisan, kayo mismo. O tingnan niyo to si Kernel. Kernel ba to, tama ako, hindi ako nagkakamali? Kernel Patay. Tingnan mo si Kernel Patay. Tingnan niyo yung ano niya, yung kanyang ginagawa, 'di ba? Anong makikita niyo, 'di ba? Hindi ito galaw ng isang professional na tao, lalo may tinapos ka, tigit sa lahat, isa ka sa ating kapulisan, isang maituturing na bayani ng ating bansa. So tingin nyo may magiging bayani kung ganito ka, tingnan nyo, pangmamanyak na yung ginagawa niya. Oh. Ganyang galawan niya, yung mga nagsosolvent eh, sa ilalim ng tulay.
ano to eh, yung ganitong galawan, ano to, yung parang, alam mo yung mga magnanakaw kapag nahuhuli? Yung mga batang nagbabaliw-baliwan. Hindi, yung mga nagbabaliw-baliwan, diba kadalasan yung mga magnanakaw pag nasusukol na, pag no choice na sila, wala na silang mapuntaan, kadalasan magbabaliw-baliwan, iiyak-iyak. Oh, eto naman, ang strategy nito ni Lito Patay, nagbabaliw-baliw, ang bakla-baklaan. Eh, kaso hindi bagay, ano? Hindi ka bagay maging komedyante, ano? Alito Patay, siguro nakakatuwa kang panoorin kung gaganap kasi isang movie na nasa loob ka lang ng kabaong, yun lang. Medyo nakakatawa ka pang panoorin dun. Pero yung mga ganitong pagiging, kasi ako, komedyante ako eh, pero hindi ako natatawa sa'yo eh. Okay mo? Namamanyakan ako sa'yo sa galaw mo. Galawang manyak. Ang pangit. Ang pangit tignan, nakakaya lang. Alam mo kung halimbawa ako ay, kasi pangarap ko maging pulis eh. Kung ako ay nakapagtapos ako bilang pulis at kasama ko to ngayon. Itong siguro sa mga panahon na to, kung nakapagtapos ako, siguro talagang mapipilitan ako na umalis ano na lang. Tapusin ko na ayokong kasama ng ganito. Kasi bago umalis ikaw sa uli kanina, natanong ko kung what if sinabi ng anak niya na maging ano, gusto niya maging pulis. So sabi ni Coach Uli, ayaw niya maging pulis yung anak niya. Wag na daw. Siguro kung sa panahon ngayon, masasabi mo talaga yon na wag na. Alam niyo kasi, darating at darating ang panahon na yung mga pinagagawa nitong mga nayupak na to, lalong na to sila ganito, nila Lito Patay, nila Torre, nila Marantan at nila Marbil, lahat yan nila sila Abalos, si Marcos, eh lahat naman yan may katapusan yan. Malay mo, bukas sa makalawa, ngayon na nasa baba tayo yung nasa baba, sila yung nasa taas. Bukas sa makalawa, tayo naman yung papalit sa pwesto nila. Totoo. At matatapos din tong kawalang yan na ginagawa nila sa atin. Ngayon, about doon sa magiging pulis yung anak ko, siguro sa panahon ngayon, parang ayoko. Ayokong imulat siya na maging pangarap niya ang pagiging pulis, tapos ganito yung makikita ng anak ko na, ano, na ginagawa ng kapulisan niya, nagbabaliw-baliwan, nagtatanga-tangahan, eh, wag na. Mas kung halimbawa, ang mas gugustuhin ko na lang na maging bulag na lang anak ko kaysa pagbabarin mo sa TV at makita yung mga ganyang estilo ng ganyang parang sintu-sintong pulis. Sir Jay, bago tayo pumunta sa mga iba pa nating discussion o topic, kwentuhan mo muna kami kung ano yung mga naano mo dyan yung sa pag-iikot mo. Kasi nung nakarang araw yata, Tuesday, nakita pa kita dun sa Liwasan, kasama mo si Banat Bay. So kumusta yung pag-iikot mo dyan so far? Yun nga, unang, kasi ako, ang ugali ko ay hindi rin ako basta-bastang nagpapaniwala. Hindi ako ganun, hindi ko ugali yun eh. So ako yung mismong dinidiscovery ko kung, una-una, ang una kong inalam kung totoo ba na wala na yung mga violenting mga pulis at yung mga pulis ngayon ay iilan na lang ang medyo may pagka salbahe at yung iba ay maayos naman. So ako talaga ang ano niyan, inalam ko talaga yan, inikot ko, pinakiramdaman ko yung mga kilos nila. Yung iba, kapag alam kong pwede kong kausapin, kinakausap ko, wala nga lang video, syempre. Alam naman din natin na iba dyan, nag-iingat din. So, ano ko ngayon na medyo okay-okay yung mga kapulisan kaysa yung una nga. At yun din naman din ang kinuwento sa akin ng mga banateros, katulad nila Boss Dada, nila Master, nila Kojoli, na mas brutal or mas parang mga gangster yung mga unang mga pulis na sinalpak dito. At yun nga, may mga sabi-sabi pa nga nun, na hindi naman lahat daw yun, mga pulis yun eh. Yung iba nga daw parang hinugot lang sa tabi-tabi, binayaran nata ng tagi-1,000 isang gabi. Yun ang sabi-sabi, pero wala pa naman tayo 100% na confirm. Patunayin kung tutuin o hindi. So yun, inalam ko at
nung inalam ko na inikot ko talaga to, nagbablog ako, naglalive ako, inikot ko sila. So wala naman ako nakita na kakaiba. Ayun lang, tulog yan, mga tulog. Minsan naaawa ka rin sa kanila dahil yung iba sa simento natutulog. Minsan nakikita ka rin mga babaeng pulis. So sabi ko, grabe no, na alam mo yun na pagkatapos mong paghirapan ng ilang taon yung pagiging pulis mo, hirap ng training, tapos patutulugin ka lang sa ganyan. Mm-mm. Na dapat sa mga panahon ngayon, kasama mo yung pamilya mo, na katabi mo yung mga anak mo, at isa pa sa lahat na responsibilidad ng isang pulis ay panatiliing ligtas ang mga Pilipino at ipatapanatiliing matuwid ang batas dito sa bansa natin at sugpuin ng mga halangang bituka at mga masasamang loob dito sa bansa natin. Kaso ang nangyayari, imbis na nandun sila sa iba't ibang lugar para gawin yun or gampanan yung sinumpaang tungkulin nila, ang nangyayari, ayan. Andito sila sa KOJC. Andito sila sa KOJC. At ayan o, mga nagdarasal yung mga tao, anong gagawin mo diyan, lang hulihin mo, ano bang ginagawang masama ng mga tao dito. May nakakalungkot din talaga na isipin na na ang pangit na ho talaga tignan ng imahe ng mga kapulisan ngayon. Tsaka habang nag-discussion tayo dito, kapartner Sir Jay, ay patuloy yung ginagawang pag-set up nga ng stage dyan sa Kingdom para nga sa gagawing celebration, 39th anniversary ng KOJC. So talagang walang makakapigil, tuloy-tuloy ang celebration kahit na considering na hindi nila pinagamit o ayaw nilang ipagamit yung cathedral na dapat sana doon gagawin kasi indoor, di ba? Ito, tingnan natin sana, bigyan tayo ng ating dakilang ama bukas ng magandang weather. Ngayon. Para, ngayon, kasi September, September 1, ngayon pala, mamaya. So para maidaos naman ng maayos kahit papano, kahit nasa outdoor lang, maidaos ng maayos itong celebration nga ng anniversary ng KOJC. Alam nyo, medyo sa napapanood ko ngayon at sa araw, ilang araw na ba ako dito? Hindi ko na matandaan. Pangalawa ata, pangatlo. Ay, maging ano na lang tayo, maging mas alert. Dahil hindi na natin ma-issure talaga kung hindi tayo gigipitin bukas eh. Alam naman nila na kapag may mga ganyang kasiyahan dito sa KOJC, mas nanggigigil sila. Mas ginugulo nila tayo, di ba? Tingnan mo lang kanina. Tingnan mo ngayon. Kanina, ang ganda-ganda na usapan na ipapagamit ang katedral. Biglang ngayong bandang alas 12, biglang sinarado. Diba? So isang napaka salbahing pag-uugali yung ganyan isang kumatatawag mo na balahura or walang isang salita yung walang mga word of honor to wala yun, tama. Tapos ngayon may okasyon bukas at ayan na yung may stage na diyan. So asahan natin na medyo na wag naman din sana na mangyari na may panggigipit silang gagawin diyan. Diyan ba sa kapartner Jay? Diyan ba sa cathedral, meron kayo na mo-monitor na drilling? Drilling wala okay. akong so command center lang siya talaga. Oh, at hindi rin naman din ako pala daan diyan sa sa may gilid ng katedral, hindi naman ako pala daan diyan. So kung halimbawa pupunta man ako ng scanner doon sa kabila, anong pangalan noon? 18, tama ba? 18. Oo. So kung pupunta man ako dito, ako sa gitna dumadaan. Hindi ako nag-shortcut kasi baka mamaya hindi natin alam may pulis na man-trip. Mapag nakikita nila tayo, naririnig nila tayo dito araw-araw, baka mamaya may abangan sa atin pag-tripan tayo. Ako naman hindi ko talaga ugali na pinagtitripan din ako dahil minsan wala pang gumawa sa tanang buhay ko yan at yung mga gumagawa niyan talagang masarap ang
tulog pag ano, no? Oh, kaya iniiwan ko talagang dumaan dyan kasi mahirap na, baka mamaya umiiwas ako sa gulo eh. So ayokong magkagulo. So umiiwas ako sa dumaan dyan. Kaya ko lang naman natanong, kapartner Jay, no? Kaya ko lang naman natanong kasi gusto kong i-connect, no? Kung halimbawa command center lang naman yan, so mga konting lamesa lang siguro yan, ano, no? So pwedeng-pwede nilang pagbigyan yung request, no? Actually, kung tutuusin nga, dapat i-enforce namin yan dahil karapatan natin yan eh. Karapatan natin yan. Freedom of religion, freedom of worship. Oo, dahil pagmamayari niya yan. Oo, bukod doon sa pagmamayari natin. Eh, kung simpleng command center lang naman, pwede naman silang i-provide ng KOJC. Kung gusto nila, conference room. Meron marami dyan. Meron malawak ano pa. Dyan. Oh, pero kung halimbawa na ano, kung meron silang mga kahinahinalang ginagawa, o limbawa mga drilling activities din na ginagawa dyan, eh baka kaya ayaw nilang ipagamit, no? Pero dito sa mga videos na pinapakita na to, parang bago ba yan or parang kinuman center lang naman talaga, no? Talagang malami kasi dyan eh. Hindi, lahat naman halos dito ng mapupuntahan mo dito sa KOGC, kahit nga dyan sa baba, ang lamig eh. Presko dito eh. Pero yun nga ngayon, medyo minsan tinatamad ako bumaba. Si amoy, mga amoy baktol na dun sa labas. Yan ang mabigat. Gawa ng mga pasensya na, no? Ako kasi, maano ako, ganito lang ako, pero maarte ako, yung kung nung mabaho damit ko. Gusto ko, pag may amoy pawis na ako, palit na agad ako, yung kung nung amoy pawis yung damit ko. Kaya minsan, pag dumadaan ako sa gilid-gilid dyan, amoy baktol. Kaya hindi na ako minsan talagang naglalabas. Hindi na kaya, Sir Jay. Oo, minsan di na rin kaya. Hindi ko naman sa nilalait sila, no? Pero mag-request kayo na mag-ano, na bigyan naman mukha mo kayo ng mga, sa isang araw, bigyan kayo na isang beses kahit man lang maligo. Oh. Kasi iba nag-iiman na yung klima dito. Dati hindi naman ganito eh. Gusto ko lagi dito kasi na pagkagising ko dito, inhale, exhale ako. Oh. Ngayon, hindi ka na makaganon eh, kasi iba na yung masisinghot mong hangin. Wala nang inhale. Wala na. Eh, minsan, pag nag-inhale ka, parang utot na yung inaamoy. sorry sa mga ano dyan. Yan nga, speaking of katedral, yun nga, isa rin yan sa nagtataka ako na sabi ko, ano ba naman to? Pati ba naman yung katedral eh talagang pinag-iinteresan eh. Ayun din na Sir Jojo eh, hindi ko rin maiisip na mabuti na ano kaya meron doon. 'Di ba? Sabi nila may mga secret puzzle, may mga puzzle daw ganito, puzzle, may mga secret door daw. Pero ang pinagtataka ko doon, ang tagal-tagal na nila dito, mag-8 days na ba? 7 days? 9. Mag-8 days. Mag-9 na pala. Oh, actually, 9 na. Alas 4 na. 9 na kasi alas 4 na eh. Oo. Oh. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita yun. Diba? Tapos sasabihin nila, yun pa nga, sasabihin nila, ginugulo daw sila ng member. Wow. Ng KOJC, kaya malamang sa malamang bukas pag in-interview yan, pag nagpa-presko niyang mga yan, baka mamaya may magtanong na isang media o bakit nyo sinaraduan yung katedral. Malamang baka idahilan nila dahil ginugulo sila ng membro ng KOJC. Eh, napakalaking kasinungalingan na naman nun kasi una-una hindi sila pinapakialaman dun. Hindi sila pinapakialaman. Ultimong kaming mga vlogger, hindi namin sila ginugulo dun. Hindi namin sila pinupuntahan. Sir Jay, meron bang ginugulo na nakahilata? Tsaka yun, isa pa. Naka-cellphone. Ang sarap ang alalakas ng mga hilik. Alalakas ng hilik ng mga bataan nyo dyan. Eh, mamaya, pag ginulo namin yun, bagbariling kami. Malimpungatan yung mga yan. Eh, nakakatakot magulo yan. Ano, okay pa yan, nagdarasal. Pero yung guguluhin mo, mga nakahilata, may iba yan, nag-ML, misa nga,
Sinasabihan ko yung iba dyan, mag 1v1 kami ng ML. Oo, kami, siya sa push siya, mag-push ng tore. Mm-hmm. Kasi yung iba dyan, gigil na gigil mag-ML eh. Mm-hmm. So sino ba naman, ikaw ba naman, nasa katinoan pag-iisip ka? Sir Jay. Tapos guguluhin mo yung mga natutulog na yan, pulis pa yan. Mm-hmm. Sir Jay, sir? Kapag ka nag-ML, ang sarap pa naman basagin ng tore. Ay oo, masasarap talaga. Minsan nga kahit na ang sama ng mukha ng tore ang kunat ng mukha ng tore or ang kunat ng tore pero ang sarap pa rin basagin, no? Oh. Nagising si Kenard ngayon. Tore Nard. Okay. Ayan, so may tanong lang ako, Sir Jay. I think merong dalawang K9 unit kaninang hapon ba 'yon? And pinasok kahapon, I mean. Dinerecho daw yung naturang mga K9 unit sa KUJC Cathedral. Kaya yung hindi daw pinayagan na makapasok or makagamit yung mga member. Ayan naman, hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan sa about dyan sa K9. Mm. So hindi ko masasagot yan ngayon. At yun nga, hindi ko yan alam kasi kaninang umaga ang nag-focus ako sa ano eh. Nag-focus ako daw, namigay kami. Namigay kami ng burger. Wow. So nung pagtapos kong mamigay, umakyat na ako dito at nag-edit ako ng mga video. Mm-hmm. So kaya hindi ko yan na anuhan niya. Ano oras bang umano pumasok? Kanina nakita ko ng K9 sa sarili natin. May sarili tayo, di ba? Mm-hmm. Hindi ko alam kung sarili natin yon or ano. Basta nakita ko ng K9 kanina nandun sa scanner, naka-standby dun. Badang 2 PM ata yung pinasok yung dalawang K9 unit. 2 PM ka. Pero hindi ko alam yan kanina. Okay. So ano ba yung ginawa dyan daw? Wala. So pinapasok? Siguro, wala lang. Baka isa sa mga strategy din nila, Sir Jay, na para takutin yung mga nandyan sa K9, di ba? K9 ba yung isa? Hindi naman K9 niya isa. Parang Labrador yan. Ha? May ganyan bang K9? Well, yeah, no? Parang, di ba? Yung isa, Belgian Malinois, yung nasa bandang kanan. Mm-hmm. Pero yung brown... Ang alam ko, itong Mighty, may lang natural na K9. Yan ang kadalasan nating nakikita ang K9. Pero itong isa, mukhang tigakain lang ito ng dog food eh. Baka ano yan? Baka kapatid ni Patay. Ay, kapatid. De, kumusta Sir Jay? Yung nakasama ka ba sa search nila? Search siya nila? Sa search ng yung kanina, yung K9, ano ba? Okay, search di nila sorry. Mga ano, yung paulit-ulit nila na ginagawa na search. Nakasabay ka ba? Ay, hindi pa ako nakakasama. Kasi kanina, nanakbo ako kanina, kaso late na, hindi na ako nakahabol. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, nagkaroon ng... anuan doon kanina sa scanner. So may pulis nga doon na ayaw ipa-check yung nasa loob ng karton, nasa box. Mm-hmm. Na gusto naming makita sana. Kasi nga may mga hugis granada talaga at dalawang parang bomba yung nandoon. So yun. Nagkaroon ng hindi na ako nakasunod. Mistak na lang ako doon. Nag-live na lang ako. Mm-hmm. Na-witness mo rin yung ano? Hindi pa yan. Hindi pa to. May isa pa dyan. Nasa upload. Hindi ko pa pala napapublic. Mm. So may isa pa yan. No? So yung tungkol naman doon sa tangkang kumbaga pag-takeover ng SWAT? Kung andun ka nung time na yon. Pag-takeover ng SWAT? Yung kay Boss Dada. Mm. Yung dito sa scanner? Hindi. Mm. Yung sa scanner, ay, wala, din, gusto nilang i-take over ano lang yun, nandito. Ini-interview ako rin ng SMNI nung time na yun. So si Labos Dada ang nandun, tsaka yung ibang banateros. Ako naman, ini-interview ako nung time na yun dito sa SMNI. Mm-hmm. So kaya, far, ano yung kumbaga mga napansin mo or yung
kumbaga parang talagang tumatak sa iyo ng pangyayari diyan sa KOJC sa tatlong araw, kung di ako nagkakamali, tatlong araw mo na pamamalagi diyan sa KOJC compound. Maliban nga, maliban doon sa pagbibigay mo ng waxies. hindi yung ano nga, yung ugali ng mga medyo mataas-taas ng rangko. Halos iisa silang ano, iisa sila ng strategy. Ano sila, sindak, yung kadalasan na ginagawa nila, sinisindak nila. Kasi yung una, yan katulad niya ni Lito Patay, at yung nandun sa video ko, na ganun din yung ginawa, sinigawan din si attorney. So, ganun sila para lang magawa nila yung gusto nila. Naninindak sila. Para masunod yung kung ano yung gusto nila, katulad nung gusto nilang kontrolin yung scanner, gusto nilang silang maghawak, na samantalang pwede naman silang gumawa ng sarili nila at bukod dun sa labas, di ba? Tayun pa pala, no? Ito, may bago ko, baka kasi makalimutan ko. May ano kasi itong i-mention ko na, ha? May napanood kasi akong balita sa TV5 na itong ano bang pangalan nung Gary De Leon ata yun, na itong mga sasakyan, yung mga sasakyan daw nakaharang dito sa gilid ng daanan, mm-hmm, ay mga sasakyan po daw ng KOJC. Yun naman, isa po yung malaking fake news. Hindi po mga sasakyan ng KOJC ang mga nakaharang na yan sa gilid, no? Sasakyan po yan ng mga pulis. Siguro naman, no, kung sino ka mang gari ka, kasi hindi naman kita kilala, kung sino ka mang gari ka na na-interview dyan sa TV5 na kaila Ted Pailon kanina, nila DJ Chacha, siguro naman marunong ka magbasa. At hindi rin naman din siguro malabo yung mata mo. Eh kung sobrang labo na yung mata mo at ultimong pulis na lang, eh hindi mo mabasa, eh patanggal mo na lang yan, ha? Kasi useless din, o hindi mo rin naman nagagamit, no? Sayang din naman, binigyan ka ng Panginoon Diyos ng mata, tas di mo gamitin. Ano yan, pasundot mo na lang yan kay Lito Patay. Tsaka Sir Jay, galit na galit pa naman yan sila pag natawag na bias. Oh, hindi daw sila galit bias. Kayong, galit na galit kayong matawag na bias, eh. Di ayusin nyo yung trabaho nyo. Mga, okay. Ay, nako. Salamat kayo nandito ako sa SMNI. Eh, di ayusin nyo yung trabaho nyo. Eh, Bir, nakikita nyo na, eh. Nakasulat, eh. Nakasulat na police. May sariling mobile lang kay OJC? Mga tanga ba kayo? Isip-isip kayo, ha? Sayang yung pinag-aralan nyo ako. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Pero sabi ko sa inyo, mas tatalunin ko kayo kung sa pa-anuan lang, pa-lawakan ng kaisipan, eh ewan ko lang, ha? Hindi ako nagmamayabang. Pero kayo, mga tapos kayo, tapos ganyan ibabalita nyo na kesyo yung nakaharang. Kaya traffic dito sa Davao, sa harap ng kay OJC, dahil mga sasakyan ng kay OJC nakaharang dito sa daanan, isang ano daw ang sakop, isang lane ng kalsada, eh yung mga sasakyan na yun sa mga pulis yun. Hindi naman sa kay OJC yun, pinaguhuli yung mga sasakyan ng kay OJC diyan. Ang sasabihin mo na ano, yung kahirap sa inyo, eh. Tsaka yung traffic, siguro nung mga first day, yung mga naunang na mga araw, pero ngayon okay naman yung daloy ng traffic diyan. Kanina, okay naman yung ano, natural yung ganung traffic, hindi naman totaling stop talaga, eh. Correct. Gumagana naman yung ano. At ayun nga, pang pinaka ano doon, ay hindi sasakyan ng KOJC yun. Huwag kang fake news, Gary, ha. Baka si Gary Valenciano may sakit na diabetes yun. Baka mas mauna ka dun. Ayan. At the moment ata, Sir Jay, parang nagpa-formation yung mga police sa Gate 18. Huling nagbarikada. Eh yun nga yung kanina na yung sinasabi nila. Para sinasapian pa ganitong oras. Hindi mo nga alam mo kanina naka-live ako sa Sir Almar, Sir, yes, Jojo and Sir Bal. Kanina naka-live ako. Sabi ko, nagtataka ako, bakit tong mga pulis kada madaling araw kumikilos? Sabi ko, naisip ko tuloy na
ah, okay, kaya pala sila palaging madaling araw. Alalahanin nyo ha, ang mga bangag, ang mga adik, ay tuwing madaling araw talaga gising yan at kung ano-ano pinagkukuting-ting yan. Sabi ko, ano ba naman tong nag-uutos sa inyo? Ang haba-haba ng oras sa umaga, bakit kayo ngayon pinagkikilos ng madaling araw? Diba? Mm-hmm. Ang haba-haba ng oras nyo sa umaga, batayo kung sino man yung nag-uutos sa inyo, nagko-command sa inyo, batayo kayong pakilusin. Kung kailang gabi, tsaka kayo pinapakilos. Eh, imbis na ipahingan nyo na lang sana yan ng mga lahat ng mga kapulisan dyan, imbis na ipahingan nyo na lang sana yan, yung oras na yan, eh, tingnan nyo ginagawa sa inyo. Kung kailang nagpapahinga kayo, tsaka kayo pinapakilos madaling araw. Tingnan nyo, mag-aalas 4 na. Eh kanina, kasi, ang haba-haba ng oras, di man lang kayo pinakilos. Kasi ang umaga kasi, Sir J, pang ML yun. ML tsaka basketball. Sabagay. Mantulog. Ayan. Baka ito, no? Kidding aside, no? Mga kapartners. Baka mamaya itong mga to, kasi kanina, merong may, ano eh, di ba? May na vouch na entry ng explosive. Baka na naman kaya sila pumipila-pila na yan. Ipipilit na naman nilang ipasok yung mga explosive na ano na yan. Grabe talaga. Yan, live yan na makikita sa ano. Oh. Yan yung kasalukuyan na nangyayari dyan sa 18. Kasi kaya lang sila nagpo-formation dyan para harangan yung ano eh. Diba? Tsaka ano eh, strategy din nila yan eh. Kada may ganyan sila, syempre eh. Dahil lang kay OJC member, maa-alarma na naman. So kapag nagganyan sila, antimano, may ano sila, may parang ito yung display nila. Mag-ano sila, magbubuo sila. Tapos may iba pa pala silang gagawin. Mm. Parang pang-blackmail lang nila yan. Mm-hmm. Yung transformation nila dyan. Tapos, diba, katulad nung nakaraan, yung SWAT. Mm. 'Di ba? Oh, kung ano-ano pinagagawa nung SWAT. O, tapos may gusto lang palang ipasok, 'di ba? Ayun yung ano parang binubugaw nila yung attention ng KOJC member na mag-focus sa kanila para magawa nila yung kung ano yung inuutos sa kanila. Oh, yun ang lagi ko napapansin sa kanila diyan. Yan. Well, balikan ko lang yung sa formation nila tuwing 3 a.m. Parang ganyan, Sir Jay. Kasi diba, ang 3 a.m. devil's hour. Oo nga, totoo. Naalala ko lang. Ay, tsaka diba kapag may mga, alam mo yun sa mga vlogger, nag-ghost hunting sila kada alas tres. Kaya baka mamaya itong mga to, mga sinasaniban to ng... Baka mahilig yan sa Hollywood ng mga ano, Sir James. Baka sinasaniban to ng anino ni Tori. Saka, Sir J, balikan ko lang yung ano kanina na nakalimutan kong i-mention yung mga first batch na mga police na yun yung, di ba, yun yung marahas compared dito sa mga nandito na ngayon na nag-shifting. Kasi yung first batch kasi, before sila umatake, yun yung mga first, yun yung mga police na nasa Camp Katitipan na nagte-training. Yun yung kumbaga hinahasa nila for riot, for yung maitim nila na mga balak. Doon sila nag-training sa Camp Katitipan bago sila umatake nga dyan sa KOJC compound noong August 24. Kaya ibang Caracas yung nandyan nung first batch saka yung nandito ngayon sa ano, yung mga kasalukuyang mga pulis na nandyan sa compound. Dito naman, yung itong second batch naman, okay naman talaga, palabati sila. Pag misa nga, sila pa nauuna. So, syempre, ako naman din. Nauuna sa burger na binibigay pagbati. Mo. Pagbati. Akala namin sa burger na. Akala ko na yung pag-uuna sa burger. Doon yun sa ano, doon yun sa tawag dito, ano ba yun, yung may mga helicopter sa Apollo Air. Doon naman din, medyo okay-okay yung mga police doon, pero hindi natin alam, syempre. Eh, kahit anong bait ng mga yan, pag inutusan niya ng leader nila, so wala yung magagawa kundi susunod at susunod yan. Pero at least okay na ngayon na hindi katulad nung mga
nakaraan, talagang nagchat-chat na ako dito na sabi ko, papuntahin nyo na ako dyan, bubugbugin ko lang yan si pepper spray na yan. Mm. Sabi ko, pag nakita ko talaga yan, eh, kahit na ano eh, hamunin ko lang siya sa lalaki. Wala. Pero ngayon, wala na eh. Wala na siya. Wala tapos, na, wala ano, na. Kaya yun, si, ano, si Attorney Jambangan na... sino daw yun? Si, sino daw yun? Si Boy Pepper Spray. Kung sino makapagbigay, makapagbibigay ng full name ni Boy, Pepper Spray. Ayan. Yan. Kasi hindi parang biglang wala na yan sa scene, wala na yan sa ano, wala na diyan sa compound. Pero tingnan mo yan, ha? Tingnan mo yung partner. Merong isa pang pulis na bibigyan siya ng ano ha, sa halip na sawayin o badlongin o parang congratulate. Hindi, di po proteksyonan pa. Ito lumapit na to. O itatago niya pa yan, o doon ka sa likod. O, kasi sinusundan siya ni ano eh ni Atino eh. O yan oh, tapos pero yung mo pinatago pa nitong isang kulukoy na pulis. Ibig sabihin talagang mga partners in crime yung mga yan eh. Malamang nga sa malamang baka may mga anin eh, kada ganyan. Mm. O ganito gawin mo ha, kapag ginawa mo to may ganito ka. Pwedeng mangyari yung ganun. O kasi hindi naman sila ginugulo eh. Posible naman wala siyang magulang ni tanang sa tanang buhay niya ba hindi siya nabungangaan ng magulang niya yung pangit niya na yan eh siguro naman eh yung ugali niya yan baka nga na baka nga nakabili lang to ng diploma diyan sa Quiapo kaya naka o kaya rekto kaya nakapasa to bilang pulis eh so, ganyang ano ganyang manners. Hindi mo may ituturing na pulis yan. Tsaka partida ha, wala pang ranggo yan. Eh paano pag naging malaano yan? Hindi mas baliw yan kay Lito Patay. Mas malupit pa yan kay Tore. Diba, baka mamaya nangingisay-ngisay na yan, gagayain si ano, ako Budoy. Pag ano, diba? Saka yan, no? Oo, Grabe, oh. Yan, tapos no? Yung kasama wala ganyan talaga sa ano sa tawag dito ganyan talaga sa mga pulis may mga pagkakaisa din yan so siguro baka batchmate niya tong isa kaya itinago na lang pero maling-mali yun sobrang mali yun kasi isipin mo na lang yung ginawan mo ng ganun na si Sister Nori eh, parang magulang mo na yan magulang lola diba tita tapos gaganunin mo sa mukha. Kaba ano ka walang yahan yan. Alam mo Boy Pepper Spray eh ngayon happy ka dahil sabi mo hindi ka na no pero tingnan mo yung ganyang ginawa mo kung hindi mapunta yung karma sa pamilya mo sa'yo mapupunta yan. Tandaan mo yan. Biblical yan, Sir Jay. Kasi kung ano siya, 'di ba? Kung matapang siya, bakit siya lalayo? Diba? Di, harapin yung ginawaan niya. Kaya nga, Okay, Sergio, tuloy mo. Hindi, ano, censored. Alanganin yan eh, oh. Alanganing tao yan. Kaya nga, nakakaano, dahil mas okay na ngayon na walang ganyang mga pulis. Sana ha, sana. Kasi wala pang, hindi pa nagkakaroon ng ano ngayon. At sana wag naman din magkaroon ng katulad nung nakaraan na panggigipit na grabe talaga. Ultimo dito sa harapan ng KOJC, pilit na pinapalis or hinaharas yung mga member. No? So ngayon, may kita naman din naman talaga natin na maayos. Tsaka yun nga, paulit-ulit din namin sinasabi ng Banateros na hindi rin natin talaga masisisi ang mga kapulisan na yan dahil sumusunod sila sa utos. Pero yung ginagawa ng katulad niya ni pepper spray, yung mga nangi-spray ng ano sa mukha, yung nanipa, yung mga nang bubugbog ng member ng KOJC, hindi na utama talaga yun. Sana wag naman yung gawin yan sa mga member ng KOJC. Isipin nyo, tao yan. Kapwa nyo Pilipino yung sinasaktan nyo, ha? O, katulad niya, no, yung sinipa na yan, no? Eh malamang sa malamang, baka mamaya mahilig mag-disguise si Tore. Nung nag-jogging, hindi nga natin nakilalin. Malay mo, nagmamaskara. Mukha naman nakamaskara. Malay mo, si Tore yung sumipa. Hindi lang natin namukhaan. Tsaka, katulad niyan.
Diba? Yan, yan sana, wag na sana maulit yan. Grabe naman yan. Saka meron pa silang ano, yung ginawa, yung hinablot yung babae na nakatalikod, pinasok na lang. Oh, yun. Alam mo, ito, sorry ah, na gulat ako, na natawa ako, na halo-halong emosyon. Kasi isipin mo, parang ano eh, parang alam mo yung hinigop ka, yan oh. Oh. Grabe. Parang ang hinigop. Parang ang hinigop na bigla kang nawala. Tingnan mo, walang samantalang umaawat lang yan. Oh. Umaawat lang yan. Grabe yan pa ang pagkahablot, parang lakas nun ah. Oh, tsaka babae yan, eh, gasino ba yung... Eh, tas, alam mo yun, yung hataking ka na wala kang alam. Masakit yan ah. Correct. Yung hindi prepare yung katawan mo na hataking ka. Mas okay pa yung prepare ka eh, na bigla kang hatakin, bigla kang kalad ka rin. At least, maano mo yung katawan mo. Pero yung ganyan, nakatalikod ka, bigla kang mawawala sa kinakatayuan mo. Masakit yan. Baka nga may bali pa yan eh. Oo, baka may bali pa yung... tsaka ito mukhang bata pa. Mukhang minor de edad pa yung ginanya nila. Wala talagang respeto. Wala talaga. Kaya nga sana, wag naman na sanang maulit yan. So, tayo naman, prepare naman din tayo dyan. Alam naman natin na may pagkagarapa lang ugali ng mga namumuno at mga naguutos dito sa mga kapulisan na to. Kaya maging alerto na lang din tayo. At mas habaan pa natin yung pasensya natin kasi yan ang gusto nila eh. Kaya nga si Lito Patay nagbabaliw-baliwan yun kahit mukha siyang baliw. Eh ano yun, gusto niya yun. Gusto talaga sinasadya niya na mapikon tayo. Mapikon tayo at kapag nakapagsalita tayong strategy. Pangit sa kanila... So, pwede na nila tayong saktang. Ang sasabi nila, minumura sila, gito, ganyan, na kahit hindi naman talaga nangyayari dito yun sa loob. Ay, strategy na nila yun para ano, yung matrigger ka na magalit sa kanila. Oh, pero yun nga, kung halimbawa mapapanood mo man to, Kernel Lito Patay, eh, kung asaran lang din naman ng gusto mo, eh, mamat baka yan ang ikamatay mo sa amin. Yung maasar ka, sobrang asar ka. Dahil yan ang pinakagustong gusto ko eh. Siguro dito sa SMNI, may kita mo ko dito, kalmado. Pero panorin mo ko sa channel ko. Doon. Ibabong kita ng buhay. Tsaka sa Sir J, balikan ko lang yung nangyari doon sa 18 hectare. Yung palang mga pulis na nagbarikada doon, natutulog lang. So speaking of utos, ito palang yung talagang yung mga leader nila talaga yung nag-uutos na... Ginawa nilang training... Parang ang sinabi training, ginawa nilang training ground tong kingdom. Tsaka naawa yung ano yung mga KOJC members pa yung naawa kasi natutulog lang daw yung mga pulis, ginising ng team para leader lang nila para lang mag-formation. Ayan, yan yung leader nila. Ah, ito yung leader. Alam mo yung natutulog eh, lang. Eh, alam nyo, eto nga kapag minsan na ano ko na nasasagi sa isip ko na sa kakawalang ya nila diyan sa mga kapulisan natin. Kasi yung iba dyan, hindi na rin yan halos malunok eh. Alam nila yung ginagawa sa kanila. Baka mamaya, baka nga magkatotoo yung mga sabi-sabi o mga panaginip na baka magkatotoo na biglang yung mga yan, yan pa yung talagang kumalaban sa kanila dahil sa ginagawa nila. Kasi pang unang-una, hindi ko lang alam kung kasama pa ba sa training nila yan eh. Mukhang mga pulis naman na yan, di ba? Mukhang mga tapos na yan sa training. Hindi natin masabi kung polis ba yung ang tanong pa dyan, yun pa nga, hindi rin natin alam kung mga polis ba yan. Mamaya pinagsuot lang yan ng polis, pinagbigyan lang yan ng shield at batuta, tapos sabihin nila, sige, mahampas lang kayo ng mahampas dun. Tawag dito kasi isipin nyo, alam naman ng mga yan na darating ang araw na pwede nyo silang kasuhan sa mga ginagawa nila ngayon. Actually, ang dami ang nangyayari ngayon. Marami na nga, hindi nga alam ko, marami na rin na ipsampa sa kanilang kaso. So baka nga, baka mamaya, baka lang naman ha, yung iba nga dyan talaga, hindi pulis yan. Baka mamaya, pwede rin mga preso na
alam niyo na na pinagsuot lang ng ganyan, alam mo madumi ang ano eh, madumi ang laruan ng mga kalaban natin eh, kaya hindi malabong hindi mangyari yun eh. Meron pa ngang bata, di ba, nung ano na pinasuot. Oo, yung bata mas high school pa. mas malaki pa yung shield kasi ano, oh, tingnan mo. Eh ano, mas malaki pa yung bag sa katawan ng bata eh. Parang high school. Alangan, may ano ba tayo dito sa PNP? May height limit ba tayo? Tanong lang. Parang wala yata kasi meron din namang mga maliliit din ng mga pulis. Pero limitado. Wala tayong height limit. Oo. Sir Jay, with regards lang yung sa sinabi nga kanina, yung mga hindi tayo sure kung totoo ba talaga sila mga police. I think, di ba, parang kahapon, yun na nga, yung SWAT, di ba, sabi nga, gusto nga daw pumasok sa KOJC compound. Tapos ang sabi, iihi lang. Pero yung sabi nga ng mga full-time or co-workers doon sa compound, hindi, pwede. Kung iihi ka lang, may waxies. Doon ka na lang sa waxies, iihi. Ang info is, sabi, yung mga SWAT na nandun daw malapit sa KOJC compound, it could be na hindi sila totoong SWAT. It could be na mga criminals sila na pinangakuan lang na makalaya. Kaya andyan sila. Kaya ginawa nila yung mga dapat na siguro task nila, whatever. Kaya pwede di daw talaga magkumpiyansa. Pwede rin mangyari yun, ma'am, na ano yan, mga, pwede rin ha. Hindi tayo nagbibitaw ng 100% na totoo yung mga ganyan. Ay, ito lang naman ay ayon din to sa napapanood natin kasi may mga napapanood tayo diyan yung katulad ng mga minero ta pinagsuot lang ng ano si Tatang pinagsuot lang grabe, ng former na uniform ng pulis. So talagang mapapaisip tayo na baka nga yung mga SWAT, yung ibang SWAT diyan, yung iba totoo. At yung iba naman criminal nga, ay criminal, pwedeng mga normal lang na tao na inoperan ng pera para lang may gawin dyan. So katulad lang yan, no? Yung nasa video na yan. Eh kung ako, police ako, gaganyanin mo ako na haharangan mo ko di sa, di ba? O yan, no? Katulad yan, hinarangan siya eh. Sa lakad. Di, di ba? The way palang maglakad, wala lang otoridad eh. Oh, tsaka ito, yung isa, oh, mukhang nasobrahan sa kain. Ako, mataba din ako, pero di ako ganyan maglakad. Parang lumulutang na yung katawan niya sa... Makaiba yung nasobra. Oo, parang puro hangin na yung katawan. Di mo naman, ako mataba din ako, malaki tiyan ko. Promise, pag nakita niyo ako maglakad, hindi ako ganyan maglakad. Tsaka, wala sa sarili. Tsaka Sir Jay, susugan ko lang yung tsaka sinabi. Tapos pinabayaan pa siya nung isang police na naka-uniform din. Oh, kasi alam nila na hindi police. Tsaka susugan ko lang yung sinabi ni Ival kanina. Hindi nila tayo masisisi kung bakit meron tayong mga speculations na mga ganun. Diba? Kasi ang dami na nilang mga ginawang katarantaduhan diyan sa KOJC compound, kung ano-ano ng mga pinapasok, kung ano-ano ng mga pinupuslit, tapos pag humarap sa media, hindi naman nila nilalahad kung ano yung katotohanan. At wala silang mga nameplate. Wala silang kapag hinahanapan mo ng ID, wala sila. Ano sila eh, kung matatawag sila ang police. Parang ganoon na rin. Kasi wala silang identity kung sino ba sila, anong pangalan nila. Kaya tayo, hindi talaga tayo maiwasan na hindi makapag-isip ng hindi maganda sa kanila. Nakatulad yan, pwedeng mga criminal yan, galing yan sa kulungan na pinalabas lang, tapos pinagsuot ng pulis. Kagaya nung sinabi ko dati yan sa interview kay Senator Bato de la Rosa na baka mamaya eh gawin 'yan ng mga halangang bituka ng mga sindikato. Oo, kasi sa nakikita nila ngayon pag pinanood nila 'tong mga video sa KOJC, talaga makakuha sila ng idea na ay gawin pala natin 'to. Oo, kasi dito nga, tingnan mo, sa KOJC, malaya nga, walang nameplate, walang mga, kahit wala kang ipakitang ID, kahit ano, di ba? O nakakapag, ano sila, nakakapag, malaya silang makapagsuot ng uniform ng kapulisan. Grabe. Oo.
With regards kaya to... nakakatakot yan talaga na matularan ng at gayahin ng mga halangang bituka dito sa Pilipinas. With regards to that, yung mga nameplate IDs din, Sir Jano, kanina may nakita akong video, mga hapon na din yun. A certain, sa ID niya, name niya is Police Corporal Noli Anthony Pascua de Vera. Noli Castro? Ay, hindi. Noli Anthony Pascua de Vera yung name niya sa ID. Pero pumunta siya sa compound, KJC compound, na hindi naka-uniform. Tapos may kasama siya na police na naka-uniform with a nameplate na Clamor yung nakalagay. Yun yung naka-uniform. Para si De Vera hindi naka-uniform, may kasama siya na police na naka-uniform, may Clamor ang name. Tapos tinanong kung anong pangalan ni De Vera since wala pa kasi siyang pinapakita na ID noon. At wala, hindi din siya naka-uniform. Sinabi nitong Clamor na siya ang managot para kay De Vera. So ito si De Vera, makikita mo sa, I hope na meron diyang video kung maiprepare natin. Kind of tense siya nung tinanong kasi nga hindi siya naka-uniform. Although may pinakita siya na ID, pero alam mo yun, yung mukha niya, so in my own judgment, parang kind of tense siya sa tinanong siya na, anong pangalan mo? Parang ganun, KOJC worker yung nagtanong. Parang natataranta siya ganun. Taranta siya mapalagay. Ngayon talaga, baka nag-a-addict din. Halata. Ganun eh, may mga ano eh, may mga ganong sentimento sa mga ano eh. Pero kapag ganun, alam mo naman na wala kang gagawing, hindi ka, edi sa isang tao, ang ugali ng isang tao, kapag may gagawin kang medyo hindi maganda sa isang lugar, lalo't baguhan ka dyan, maano ka dyan eh, parang magugulanta ng konting kibot, parang natataranta ka, katulad yan, halimbawa, nasa isip nun, o ganito gawin mo, ipasok mo tong ganitong bagay, na nandyan sa katawan mo, malay natin, sa bewang nun, may mga parte ng pwedeng gawing bomba na para maipasok dito sa loob ng kayo, JC. So, nasa isip niya, baka mamaya kapkapan ako, baka mamaya makulong ako. Kabado. Baka mamaya sumabog sa katawan ko to. Maraming ganun eh. Kaya yung kadalasan yung ibang mga katawan niya, yung mga ganyan, eh, natataranta. Sabihin na natin na isa nga ay nasa sa ID, pero kung isipin nyo, bakit ganun siya? Bakit siya natataranta? Posible naman na matakot ka sa member ng KOJC. sa tinagal-tagal kong pabalik-balik dito eh, misa nga, naihiyaan na nga lang ako sa sobrang humble ng mga tao dito. Eh, kahit nga mga polisi na alam nilang sinasaktan sila, binabati pa rin nila. O, kamusta kayo, sir? Kumain na po ba kayo? Diba? Tsaka, Sir Jay, gusto ko lang makuha yung reaction mo tungkol dito kasi may pahayag itong si Adolfo Caado Paglinawan, ang isang former Filipino diplomat. Sinabi niya, talagang hindi na si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon, mga kababayan. Hindi na po. Amerikano na po ang nagdidikta. Alam niyo kung bakit ko alam? Dahil itong ginagawa sa KOJC na first time in our history ay napakakapal na kawalang hiyaan. Ang nagbibigay ho dito ngayon ng order ay sobrang kakapalan, kawalang hiyaan, walang sentimiento sa ating demokrasya, walang sentimiento sa ating mga taong bayan. Walang respeto, walang kinikilingang Diyos. Yang mga problema natin ngayon. Yun ang sabi ni Kaado, Sir Jay. Ano po yung masasabi mo dito? Yung about naman dyan sa hindi na si Marcos ang humahawak or humahawak ng Pilipinas or nagpapatakbo ng Pilipinas bilang presidente, bilang namumuno sa bansa natin, ay talagang may katotohanan yun. Dahil alam naman natin na halos lahat ng issue ngayon na nangyayari dito sa Pilipinas ay involve ang Amerika. Ultimong sa droga na nga lang, involve pa rin ang Amerika. Mapatungkol naman sa KOJC, nandun pa rin ang Amerika. About West Philippine Sea, na alam naman natin, China versus Philippine, pero talagang andun pa rin nakakonekta sa Amerika. So talagang alam mo yun, mapapaisip ka talaga na hindi kaya naibenta na tayo ni Marcos sa Amerika dahil
Kung iisipin niyo yung about sa secret deal, alam naman din natin na ang administration may ugaling ano eh, dinadivert nila yung ano, yung issue sa tunay na at maling issue. Katulad niyan na ang magluluto sila ng issue na kay Xiong Pilipinas, ang may secret deal sa China, yun pala sila pala yun. So hindi talaga na malabo yun dahil parang wala nang ano eh. Wala nang ay ano to. Yan yung ano, yan yung kasalukuyang nangyayari ngayon sa 18. So tunghayan po natin mga ka-partner yun yung mga nangyayari diyan. Maya-maya tatanggap tayo ng report. Nandiyan si Jason Rubico, inaayos lang yung signal. So nagbarikada na naman pala sila, no? Nagbarikada so, sila. Oras yung paborito nila eh. Dito sa so, ano, nagbarikada na naman. Barikada sila. Para na naman saan ba yan? Ah, yung, ano, yung stage sinaharangan. Para na naman saan ba yan? Live na nangyayari. So, pupunta doon si Master Judea. Live para ma-cover. Na yung ano na yun, yung pangyayari na yun. So, pupunta doon si Master Jedi. Nakakadaan po dito, sir, dahil ibang kalabaho magpesta po dito, sir. Huwag na bang garapalan, sir? Nakakadaan po lahat. Nakakadaan, walang ginagawa ang mga gusto. Nakadaan lang, no? Ginagawa na natin ang daanan. Ginagawa na natin ang daanan po, sir. Okay na mga partner, tatanggap tayo ng report kung ano yung nangyari dyan sa 18 yan, ha, sa KOJC compound. Live na magre-report niyan si Jason Rubico. Partner Jason, magandang umaga. Yes, Almar, magandang umaga. Live tayong ngayon dito sa gate ng 18 hectares. Kasi po yun yung nakikita nga, nagkakagulo. Dahil nga dito sa ginagawa ngayon, sa pangunguna, si Police Colonel Ruel Flores. Siya yung chief of the regional staff dito sa ano sa Police Regional Office 11. Dito yung pinatanggal ang mga gulong na maayos namang na nakalagay dito sa may entrance ng scanning area. Purpose dito mga kapartners, kaya natin nilagyan ng gulong dahil nga meron ilang insidente na itong mga police ay mga may pinapasok na hindi ginadaan sa scanner at pinatakbo. So para maging ano na maging maayos yung daloy ng pagpasok, yung proseso ng pagpasok, naglagay tayo ng gulong para hindi sila yung takbo ng takbo. Kasi napag-usapan na between police between Davao City Police Office Director Colonel Marantan at ng COJC Legal Counsel, pamumuno ni Attorney Israel Lito Corion at ng Board of Administration ng KOJC na si Brother Marlon Ocobo, na lahat ng mga kagamitan nila ipapasok dito sa scanning sa scanner. Pero ngayon pinipilit ni Flores, sinasabi niya na obstruction daw ito. Paano naging obstruction kung kanina pang magabi ay nakakadaan naman ng maayos ang mga police? Actually, nakikita natin na walang obstruction. Kasi nakakadaan, nakakapasok naman ng maayos ang mga police, mga kapatid. So ngayon, pinipilit ni Flores na tanggalin ito mga gulong kasi obstruction daw. Paano naging obstruction kung maayos naman nakakapasok ang mga police? So napag-usapan na po ni Colonel Marantan at ng BOA natin at ng KOJC Legal Counsel na para mas maging maayos yung pagpasok ng mga police, walang magiging confrontation, dadaan sila sa scanning area. At muli, inilagay lang natin itong gulong na ito para hindi sila tatakbo. Kasi ilang beses na lang ginawa na pumuslit sila ng mga kagamitan at kanilang itinakbo.
Nabanggit mo, Kapartner Jason, na napag-usapan na pala na dapat para maging maayos yung pagpasok nila. No? Pero ito, mayroon na namang komisyon dyan sa 18. So ibig sabihin, talagang hindi sumusunod itong mga kapulisan na sa napag-usapan at even sa batas. Kasi ang sabi nga nila, obstruction daw. Paano naging obstruction? Kung maayos naman na nakakapasok yung mga pulis. And then, alam naman natin mga partners na meron tayong temporary protection order and this is a private property. This is not a public property. Hindi tayo government-owned. Unless na lang kung gusto nilang isabihin sa atin na martial law na itong ginagawa nila. Pero, ginigit natin, nandito yung mga lawyers natin, that this is a private property. Meron na tayong temporary protection order. Pangatlong punto, hindi tayo nagkakaroon ng obstruction kasi pinapapasok naman sila, mga kapartners. Grabe. Jason, itong ginagawa ng mga polis, talagang paborito nila itong gantong mga oras. Ano? Pero kumusta yung mga KOJC members dyan? Tama ka dyan. Go ahead. Tama ka dyan, Kapartner Almar, ganitong mga oras, yung paborito ng mga polis, hindi namin alam ba't ganito sila. Kasi yung adjunte, madaling araw rin sila umatake. Nung tamang araw ng second wave nila, madaling araw din sila umatake. Pwede ko ba sagutin yan? Kung bakit ganyan sila oras? Sige. Go, sir. Go ahead. Sa mga ganitong oras kasi gising si Marcos eh. Oh, kanina umaga tulog yun. So umaga lang lagi gising yun. Kaya siguro malamang sa malamang nanonood yan. So Jason, may sinasabi? May sinasabi si Brother Katiel, Carlo? Ano yung... Pwede natin. Papakinggan natin. Ipasok muna yung video para mapakinggan natin yung pag-uusap between Brother Carlo, ang resident minister, and Kay Flores from PRO 11. Meron ba kayong kasama dyan, abogado, habang nangyayari ito? Yes, nandito yung mga lawyers natin. Nandito sila. Nakita ko si Attorney Adam Sambangan. Nandito rin siya. Yung mga lawyers natin mismo. Sa harap ni Sir Flores, harap niya yung tatlong lawyers natin. Kahit yung mga lawyers, walang magawa. Go ahead. Ngayon, Almar, inaano natin si Sir Flores, gusto nating i-tour ni Brother Carlo na papasok sila. Walang obstruction na nangyayari. Kasi kung may obstruction na nangyayari, yung mga police na hindi yan in and out. Mm-mm. Ang paliwanag na dito ni Brother Carlo, kaya nagkaroon tayo ng mga gulong dito, eh dahil marami silang ipinuslit, katulad ng mga gamit, ayaw nila ipapasok sa scanner. Yung mga nagbihis ng PNP athletic uniform. Hanggang ngayon, nandun pa sa basement ng Jose Maria College Foundation. So mga ganun mga partners na, kaya naman natin ginawa yan. Kasi walang kalaban-laban ang mga KOJC missionaries. Sir J, baka may... Walang kalaban-laban ang mga KOJC missionaries.
pwede nilang banggain, tulad ng nangyari last time, banggain lang nila, patubo lang sila ng gusto nila. Kasi yun nga ang ano nila, yun yung gusto nila, yun yung point nila, kaya gusto nilang tanggalin itong, ano, itong mga gulong. Kasi obstruction sa mga plano nila dito sa kingdom. Yung plano nila against AOGC. Yan yung malinaw dyan, mga kapartners. Siguro mga kapartner, punta ako doon. Ano ko rin para may dagdag ano tayo doon para i-live yung pagaganapan. Medyo parang natatalo ng pulis na to. Parang mas mabilis pa yung putak ng bunganga nitong pulis na to kaysa sa ginagawa niya. Parang ano eh, parang natatalo yung ano, gusto talaga ipagpilitan yung ano niya, gusto niya. Jason, sino yung naka-black, nakausap ni Flores, yung naka-uniforme? Yes, Almara, ano yun? Sino yung naka-black, yung kausap ng ano, ng naka-uniforme? Yan, isa yun sa mga attorney natin, isa yung mga sa lawyers natin ng KOC. So, pinapaliwag natin, paliwanag ng lawyer natin, na meron namang temporary protection order. Gracias.
property? Maranta. Maranta. Question, sir. Sir. Pero definitely Islam. Kapatid, salamat po. Salamat na kay Police Sergeant Flores. Yes, yes. Thank you, sir. Pero, this is for just regulations. Ang lalaki. Pwede ba malilita tayo na lang? Ang lalaki masyado. Sir, question, sir. Ipapagamit niyo po ba ngayon yung katedral para sa prayer? I don't have the power to say. Kasi kanina po, parang nagkasundo na ipapagamit. May cordon po ngayon. So wala po kayong power para magsalita po regarding doon? Wala. Thank you, sir. Thank you. Sumusunod daw sila, sir. Sinabi kasi ito po, regulation. Para hindi nga makapusnet. Hindi yan, hindi pa sasunugin. Hindi kayo nagsasabi kasi. Okay? Hindi naman kayo. Ano ang masasabi nyo sa naging issue na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng reaksyon at komento at mag-like, subscribe sa ating channel para laging updated sa mga may init at bagong balita.